Balita ko, pangalawang insidente nito ng pag-aksidente sa lugar na yon. So maliwanag na merong kapabayaan dito talaga. Kung sino yon, alamin natin ngayon. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Senator. Opo. Saan po party ito ng EDSA? Sa may ano po siya, sir, sa may Apolonyo po sa hakop siya. No? Apolonyo Barangay, ano? Samson Road po. Okay. Papuntang Balintawa kayo, sir. Opo. Paano po kayo na-discuss siya, sir? Bali, mamalingki po kami ng ano, madaling araw Martes po na yon. Papunta kami Balintawa kasi karinderiya po ang ano namin. Opo. Bigla lang na po na, kasi madilim pong lugar na ano yon. Ano pong dalang yung sasakyan? Nakamotor po kami, single sir. Magkangkas po kami ni partner ko po. So, opo. Okay. Bigla na lang po may ano sir, dito na kable ng ano, kawad po. Oh, kaya may ano kasaliin? Opo sir. Bandage. Kaya po yung time na yun, sir, binitawan ko na po yung motor ko. Hindi ko na po alam kung anong nangyari sa amin. Sa gitna po ng kalsada, sir. Jeez. Okay. Opo, yun po. Buti lang po yung mga ibang motorcycle rider na tumulong sa amin. Kasi kung may kasunod pong nangyari sa amin pagkatumba, baka nasagasana po kami noon. Nung mat-aksidente po kayo, sir, anong sunod na nangyari? Binibitawan ko na po yung motor ko. Hindi ko na po alam. Nasa gitna na po ako ng ano, kalsada po. Nakatiyaya na po ako. Nakapulupot-pulupot na po sa inyo. Na ano, sir, ito sir, na... Ano nang ano? Tapos, pati si ma'am. Opo. Ang ulo ko sa ma'am, ang tamama. Po. Tapos yung ipin ko. Oo. Tapos yung tuhod. Okay. Naka-helmet naman po kami, sir. Mabuti na lang. Opo. Nakatulong din po yung kahit papaano. Sino po nagtakbo sa inyo sa ospital? Ako na senator magsasagot kasi wala na siyang ano eh. Malay. Na siya. Opo. Sinabihan ko siya, huwag ka matulog. Ang tumawag po is residente. Okay. Nang barangay. Doon sa kabila, northbound kami po, papuntang Balintawak. Opo. Sa unahan po ng 7-Eleven. Okay. Ngayon, tinakbo kami ng residente kasi narinig nila yung motor. Ang sobrang lakas eh. Kasi nung pagsakal sa kanya, hindi na kami nakaready. Everyday na, 4 years na kami namamalingki dahil may karinderya kami. At that night na lang na nangyari. Hindi naman po nagbigay ang barangay ng... Nirescue po kami tsaga sa... Barangay Apolonyo, yung rescuer nila. Opo. Pero ang tumulong po sa amin, may mga riders na pumunta at saka residente. Ako kasi senator... Wala pong dumating na ambulansya? Tinawagan pa po. Tinawagan okay. pa po na ipaparescue kami. Tapos yung... Ako po nang nadisgrasya, buhay, gising ang diwa ko dahil sabi ko, kailangan ko magpakatatag. Opo. Kailangan ng present of mind ko para malalaman kung paano nangyari. Nag-ikot-ikot po kami nung natumba na siya na gano'n na. Sabi niya, So, nauna siyang nabagsak. Ang helmet ko, natama yung wire sa helmet ko. So, pagbagsak ko ng una, nandun pa yung helmet. Pagpaikot-ikot ko na ng gano'n sa EDSA. Nawala. Natanggal lang yung helmet ko, kaya na tumama yung ulo ko. At the time po nakita ko yung motor namin, umaandar pa. Ang layo na sa amin, halos kalina. Police Corporal Femerts. Padiran, Traffic Sector 1 QCPD. Corporal, magandang hapon. Hapon po, Senator. Opo. At magandang hapon po sa mga taga-subaybay ng wanted sa radyo. Opo, base po sa inyong ginawang pag-iimbestiga, sino pong may kapabayaan dito? Sino pong may kasalanan? Lumalabas po sa initial na investigasyon po natin na ang may kasalanan po yung may-ari po ng mga nakapalandrang wire po dyan sa EDSA Oliveros. At sino po ito may-ari ng mga wires, Corporal Sir? Upon investigation po, nung pinuntahan po natin sa area yung pangyayari, at nalaman po natin na ang yung mga wires po na yon, yung cable po na yon, ay pag-aari po ng Philippine Global Communications Incorporated kasi po nakasulat po dun yung pangalan nila dun po sa mga wires po. Okay. Nakausap niyo na po ang Philippine Global Communication Inc. Yes, Senator. We already contacted Philippine Global Communications Incorporated through their customer service representative po. And we informed po na mayroon pong ganong insidente nangyari. And also we emailed the police report po. Opo. Ano po sabi nila? Para po sila po. Ano po sabi nila, sir? Ano pong sagot nila, Corporal? Ang sabi po nung nakausap natin na si Mika po ay na-i-forward na daw po nila yung police report doon po sa kanilang legal and waiting daw po sa advice. Sige, legal yes, ha. Paligal-legal kayo, legal pa more. Subukan niyo mag-legal doon sa Senado. Yung legal ninyo matatamimi yan, I'm sure.
baka bigla mawala ng boses tong legal na ito. Twice na kasi nangyari. Dapat dun sa una pa lamang, gumawa na sila ng hakbang na hindi na maulit. Naulit pa talaga. Tapos ngayon magpapaligal-legal mga to. Sabi, inirefer na po sa abogado nila o sa legal, and then ano pong sumunod na kanila pong ginawang aksyon? Inayos na ba yung kable doon sa inyo pong pagkakalam, sa inyo pong paggawa ng on-site inspection? Nung bumisita po tayo doon sa area po, sa Enzo Oliveros, yung mga kable po, nandun po naitabi lang po doon sa may sidewalk, sa may poste po doon, sa Long Enzo Oliveros, doon po sa may sign mismo po ng Oliveros Street, sa may baba po. Ah, pero nandun po rin mga kable? Yes po. Kausapin ko yung chairman ng MMDA, hindi. Of course, responsable ng may-ari ng kable. Pero dapat bilang namamahala niya sa mga kalye, sa EDSA, yung MMDA dapat nakita nila na may mga nakabalanda na kable, tinawagan nila yung Philippine Global para ipaayos. Kasi twice na ito nangyari. Dapat, kung sila ay nag-ironda-ronda dyan, vigilant sila doon sa mga kaganapan dyan sa EDSA, nakita nila na may mga nakabalanda dyan ng mga kable na alam nila risk yan para sa mga motorista at sa mga pedestrian. Trabaho nila na para tawagan yung Global at sabihin, Global, ayusin nyo ito, baka may ma-electrocute dito na mga pedestrian or baka maka-accident ito at makapulupot sa mga nakamotor at nangyari na nga, and twice na nangyari, bakit pa ba yung MMDA? May pananagutan dito yung MMDA. Kayo dyan sa MMDA, kasama dito sa sisingiling ko. Pag ito hiniling ko sa Senado, kasama kayo dyan sa sambalusin ko mga taga-MMDA. Tingnan natin. Abay, maghugas kamay pa itong si Chairman Don Artes na to. Wala raw kasalanan ng MMDA at may kasalanan daw yung Global. Of course, yung Global may kasalanan. Pero may kasalanan kayo dyan sa MMDA dahil naging pabaya kayo. Hindi nyo ginawang trabaho nyo. Sige po, salamat po, Corporal Paderan. Maraming salamat din po. Pero pwede po na ba natin sampan ng kaso? Ito pong Global, Corporal? Opo. Opo, pwede na po natin na silang sampan po ng kasong reckless imprudence resulting in damage to property with physical injuries po. Opo, opo. Sige po, pakisampan. For the meantime, ito po, pati itong MMD, ako nung pumbahala rito. Salamat po, Corporal. Sir. Yes, sir. Ayaw niyo magsalita, ha? Sige. Okay, tawagan si Garrett. Ito yung palagi nangyari dito, ay magsalita. Pero pag pinatawag na ito sa Senado, mapipilitan itong mga hunghang na ito magsalita. Tingnan na natin. Okay lang, huwag pa magsalita more. Dalawang beses na muntik-muntik kami namatay dahil sa inyong kapabayaan, hindi niyo ginagawa inyong trabaho, tapos paligal-legal pa kayo. Ay, ito palang Global. Itong MDA, wala rin kasalanan. Simula naging chairman itong si Don Artes, nagkabulbul ng problema dyan sa MMDA. Totoo yan. Nung siya naging chairman, hindi raw nila jurisdiction yon. Yes po, yun po yung sinasabi sa atin. Hoy, Don Artes, hindi nyo jurisdiction yung kable. Kasi nga talaga, pag-aari yun ng Global. Pero yung kalye na kung saan nakalawit yung kable, jurisdiction nyo, ala pangalagaan, yung kalye ng EDSA na siguraduhin na maging maayos ang takbo ng traffic, dalo ng trapiko at safety ng mga pasahero, ng mga pedestrian, ng mga motorista. Kasama sa responsibilidad mo yan, Artes. Ba't ka naging chairman? Sino bang nag-appoint dito na maging chairman na to? Nag-Poncio Pilato. Naghugas kamay. Sir? Sir, opo, sir. Ipapa-senate hearing ko to. This is something na... Salamat pa, Idol. Tatamaan to pati MMDA. Talagang hirap ako, sir, sa umaga. Sa gabi, hindi ako makatulog. Wala man lang po kahit konting ayuda o bisitahin man lang kayo ng Global. Wala sir. Pong ano, sir. Actually, sir, Rapi, pinuntahan namin. Kayo pa pong pumunta? Yes. Versus dapat kayong pinuntahan? Yes po. Inantay namin, nakatayo kami doon. Buti na lang yung guard, binigyan kami ng upuan. Okay. At the time kinabukasan, sir, Rapi, pumunta kami nag-meeting-meeting mga big boss, nakita namin sa salamin. Tapos nag-usap-usap sila. Ngayon siguro HR nilang inutusan, sinabi, ma'am, ang nangyari, sabi niya, ma'am, kailangan may mga picture ka, either video or ano. Sabi ko, sir, sa lagay niyo ba kayo nakabalandra sa EDSA? Magawa mo pa namin mag-picture? Magawa pa namin mag-video? Tapos sabi niya sa akin, sige ma'am, iiwan mo na lang sa amin ang police report. Ilagay na lang po yung number niyo. Ibigay namin sa legal counsel. Pag-aralan nila, tatawagan kayo namin antay-antay lang. Sumasakit yung batok ko. Hindi ko na, sir, iniwan, sir, Rapi. Hindi ko na, sir, Rapi, iniwan yung pulis kasi medyo tagilid kami. Sabi ko, diretso na tayo sa tolpo kay sir, Rapi. Napakawalang yan naman yung kumpanyang yan. Mabuti, sir, si ma'am. Corporal, magaling po talaga. Papasalamat po kami sa kanya. Ay, sir, pwede magsalita. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Thank you so much, Corporal. Sige, tawagan mo ulit si Corporal para mapasalamatan nila. Gusto ko marinig ni Corporal Diretso dito sa mga biktima yung pasasalamat ni ma'am. Kasi give credit where credit is due.
eh may ginawang kabutihan ng isang pulis natin, then narapat lamang na marinig niya yung pasasalamat na magmula sa kanyang natulungan. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Gusto ko hearing natin to. Itong yes, nangyaring kapabayaan ng MMDA yes, at saka ng Global. Meron na na-aksidente. May mga naglalawit na kable ng kuryente dyan sa EDSA na pag-aari nitong Global second na ito. Walang yes, ginagawang MMDA na para maayos sana to. Sana it is the responsibility of MMDA na to ensure yung mga nakakalawit na magkable dyan sa kalsada ng EDSA, paayos niya sa may-ari ng kable. Di ho ba? Tama ba? We can add that to their charter, Senator, no? Because dito naman sa charter nila, I think it is Section 3 ng, if I'm not mistaken, it's RA 7924, which established them. Kasama po yung public safety sa kanilang mandato, Senator. So, I would argue kasama to sa program and policy to achieve public safety, kasama po yung mga... Kasi ngayon po, andun na po yun, nasa batas na po yun. Public safety, which includes formulation and implementation of programs and policies to achieve public safety. Correct. So, ibig sabihin, Senator? Public safety kasi dapat, nakalawit yung kable nitong Philippine Global Communication at meron ang una na disgrasya. Yes. Wala pa rin silang ginawa. Dapat, doon pa lamang, binabantayan na nila yung lugar na yon at nung nakita nila meron pa rin nakalawit, eh tinawagan na yung Global, hoy, ayusin niyo yan kasi may na-disgrasya na, ayun na may na-disgrasya pa ulit. That's its public safety. Yes po, Senator. No? Anyway, they have oversight over public services na sabi nga nila in the Metro Manila area na hindi kaya ng LGU. This is a perfect example for me, Sen, where they can help in the ano trabaho ng LGU by spotting this since sila naman ang men on the ground natin dyan and alerting the proper authorities. Sana po yun na lang po yung ginawa nila. Sige, mag-ano tayo? Mag-hearing tayo rito. Patawag mo itong si Romando Don Artes, acting chairman ng MMDA. Pati itong Global. I'll work on the resolution and I'll make sure to invite po yung acting chairman or kung may chairman na po, yun na po ang ipatawag natin, Senator. Sino bang committee chairman dyan sa Senado sa ano, dito sa mga kalsada-kalsada sa public works? Si Senator Wong? I'll look it up, Senator, if it falls under the jurisdiction of Senator Revilla as public works. Pero I'll make sure muna, Senator, kung which committee itong proper malagay po. Sige, kung si Senator Bong to, kausapin ko si Senator Bong pagkatapos ng programa para mapabilis at agad niya i-hear itong kasong to. Sige, salamat, Tony Garrett. Yes po. Gawin niya ng, no gawin mo ng resolution sa Monday. Okay? Okay, Senator. Thank you. Okay, o ayan, Attorney Romando Don Artes. Sige. Pagdating Senado, maghugas kamay ka, subukan mo. At kayo dyan sa Philippine Global Communication, subukan yung hingin yung mga picture dito sa aming complainant, sa biktima, ng mga kable naglawit. Subukan yung hingin yan sa hearing. Tingnan natin kung talagang matibay ang sikmura ninyo. Subukan nyo. Makita-kita tayo sa Senado. Yan lang muna. Sir, well, ano po maitutulong ko sa inyo? For the meantime, andyan po si Odette. Ready pong aksyonan po yung mga dapat gawin. At andyan na pala si Corporal. Corporal! Yes, yes, Senator. Meron pong gusto magpasalamat sa inyo, Corporal, sir. QCPD, Traffic Sector 1. Maraming salamat, Corporal Permit Padiran, sa pagtulong nyo sa amin. Saludo ako sa inyo. Maraming salamat din po at ginagawa lang po natin ang ating tungkulin. Corporal, ako rin po ay humahanga at sumasaludo sa inyo kasi nakikita ko very sincere yung pasasalamat ni ma'am at naluluha po siya habang nagpapasalamat. Ibig sabihin, talagang you did a very, very good, excellent job. Thank you po, Corporal, sir. Corporal, thank you po. Thank you, Senator. Thank you rin po. Mabuhay po kay Corporal. Thank you po. Salamat po. Okay, sige ma'am. Punta kay Odette. And then, sa hearing, invited po kayo. For the meantime, kung ano po mga gastusin sa gamot, lahat, sasagutin ko po yan. Sir, okay? Ang CT scan ko ang import kasi nahihilo ako minsan. Approve. Sige po. Pasitis ka namin kayong dalawa. Extract ko ano pong kailangan. Sagot ko na po Senator. Yan. Thank you, Senator. Thank you so much. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sir, okay. Maidagdag ko lamang po. Nung gabi po na yun, apat na sunod-sunod po yung nadisgrasya. Apat? Apat po. Maliban pa po sa kanila, may mga nauna po. Actually, si Daniela. Opo, siya po yung isa sa mga biktima. Bali, 8 p.m., 12 midnight po. Alas 1:30 po ng umaga. At meron pa rin pong nabasagan po ng windshield. Romando Don Artes. Ayan. Apat na ang nadisgrasya dyan sa EDSA. Ibig sabihin, sobra-sobrang kapabayaan ninyo dyan sa MMDA. Sige, maghugas kamay ka. Pag nakita-kita tayo sa Senado, subukan mo maghugas kamay. Apat na pala.
kayo ma'am isa sa mga biktima rin. Anong nangyari po sa inyo, ma'am? Nagtatagpo ako sa partner ko sa work niya po sa Centris. Bali pag uwi ko po, dumaan po ako sa Oliveros EDSA po. Bigla po may sumabit na wire po sa mukha ko po. Tapos, may nakita po kayo mga traffic enforcer dun sa paligid? Actually po yung na-disgasa po ako, may naka-standby po na barangay, yung ano po, yung sila po yung sa Apolonio Samson po. Nagro-ronda po sila doon. Bali po sakto pong pagka nag-crash na po kasi yung ano motor ko, nahulog po ako sa motor, sumabit yung mukha ko. Okay. Na-rescue po nila ako agad kasi po, andun po sila agad sa gilid. Nag-iikot daw po sila. Okay. Pakisabi kayo, Garrett, kasama sa ipatatawag sa hearing yung barangay. Apo. Anong barangay may sakop po nito? Apolonio Samson po. Apolonio Samson. So, tatawagan din yung sa hearing yung barangay. Kasi aware na rin pala ang barangay sa mga aksidente. Then, they should have also informed. Dapat in-informan nila si Romando Adon Artes, acting chairman ng MMDA. Nakarating dapat sa kanya and they should have done the proper action. Okay. So, Corporal, salamat ulit. Okay, sige, sir. Thank you, sir. Mga ma'am. Okay, punta kay Odette. Doon po sa sabi ng City Scan, sagot ko na po yun, ha? Thank you po, Senator. Thank you, Senator. Thank you so much. Mabuhay po kayo, Senator. At kung ano pong kailangan niyo, ma'am, sabihin niyo lang kay Odette, ha? Sige po, sir. Salamat po. Thank you. Salamat po sa tiwala. Magandang hapon.